Good news nga mga idol para sa team ng Los Angeles Lakers. Mukhang ang may magbabalik na dalawang player para sa kanila. Pero bago nga natin yan ipaliwanag mga idol ay eto muna ngang nangyari sa laban ng Minnesota Timberwolves at ng Houston Rockets. Dahil itong si Anthony Edwards mga idol ay hindi lang basta-basta nagtala nga ng 44 big points plus 6 rebounds, 4 assists, 3 steals and 3 blocks. Ay mga idol, pinosterize niya pa eto ngang si Alperen Sengun not once but twice. Sa isang game mga idol, dalawang beses na ipinaya ni Edwards eto ngang big man ng Rockets. Tapos panalo pa sila 113-104. Kaya naman ngayon ay medyo mainit ang pangalang Anthony Edwards. Dahil nga mga idol sa kanyang naging performance laban nga sa team ng Houston Rockets. At next balita naman natin mga idol patungkol nga dito sa Warriors big man din na eto ngang si James Wiseman. Pinaniniwalaan kasi ng NBA scout na mas better nga daw, mas magandang potential neto ni James Wiseman kaysa nga kay Walker Kessler ng Utah Jazz na ngayon ay talaga namang impressive as a rookie. Sa ngayon nga daw, ang mga NBA scout na ito ay pipiliin nila etong ang si Walker Kessler. Pero in 2024 daw, in 2025, si James Wiseman na ang kanilang pipiliin dahil napakaganda nga daw kasi ng kanyang potential. At tama naman ang kanilang mga nasabi mga idol. Merong shooting, kayang mag-dribble, kayang mag-playmake na ito nga ni James Wiseman at kumpara nga kay Kessler ay parang malaro di Gobert nga lang ang kanyang laruan. Talagang traditional big man sa ilalim nga lang kumukuha ng kanyang mga puntos. Pero ang problema lang kay James Wiseman mga idol ay kung hindi nga siya mabibigyan ng playing time ng Golden State Warriors ay hindi nga siya magde-develop sa kanyang full potential. Kaya nga diba mga idol, pinadala nga sa siya G League para nga dun muna siya mag-develop at maglaro dahil mahirap namang nakaupo lang sa bench itong si Wiseman ng Golden State na nanonood lang. Mas maganda nga na siya ay naglalaro na di-develop ang kanyang skills. At yan nga paniniwala nito mga NBA scout. In order for James Wiseman to reach his full potential, he has to play. At ngayon nga pag-usapan natin ang good news sa team ng Los Angeles Lakers dahil may mga big names na magbabalik nga sa kanila from their injuries. Sa pregame interview nga ni Coach Darvin Ham, sinabi niya na itong si Lonnie Walker IV ay mas malapit nang bumalik sa Lakers team kaysa nga kay Austin Reeves. Day to day na nga lang daw ina-evaluate itong si Walker samantalang si Reeves ay may examination pa next week. Tapos si AD nga daw responded well, very well to non-contact work at practice yesterday. Tapos hours after that ay binalita nga ni Dave McMenamines ng Lakers reporter, if everything continues to go the right way, Davis, Anthony Davis will be back playing for the Lakers next week. Next week na daw mga idol, tas sinaman pa ni Adrian Wojnarowski na wag nga daw natin i-rule out ang pagbabalik neto ni Anthony Davis next Wednesday or next week laban nga sa Spurs sa kanilang bahay. So mukhang nga closer than expected ang pagbabalik mga idol ni AD. Baka nga next week na tapos samahan pa ni Lonnie Walker na ngayon ay day to day na nga lang din ang kanyang injury report. Mukhang nga next week ay may rest back na nababalik ang Los Angeles Lakers. Ang dalawa nga sa malaking tulong sa kanila. No need for explanation na si AD kung anong madadala niya. Pero mga idol si Lonnie Walker another scoring threat. Another makakatulong for sure dito nga sa Lakers. So let's see mga idol kung next week ba ay magbabago ng ihip ng panahon para sa Los Angeles Lakers at makakatuloy na nga ba sila muli ng kanilang mga panalo once na bumalik na nga etong si Lonnie Walker at si Anthony Davis.